Again, isang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa ating Munting Channel, Romeo Top TV. Andito po tayo sa Maratamundong Outreach Program. So, meron pong magaganap dito na feeding program. So, outreach program ni Ma'am Maratamundong ng District 5 of Manila. So, meron po rin itong ibigay sa nila na from Jollibee. Yan po yung hamburger with sesu juice. At may kasama po nga, bola po. Mga kababayan, para sa kabataan. At dito sa bandang kaliwa po ay mapapansin po natin dito ang mga senior citizen dito po sa barangay 812 barangay 812 zone 88. Ayan. Sa barangay 812 zone 88. Sa barangay 812 zone 88. Ako nang mausay magsayaw. Ay, di ba marunong? Kami akong tayo. Ang mamamayan na may malasakit sa mga tao. So ito ay ginagawa natin since last year pa. May eleksyon o wala, patuloy ang pangako niya sa inyo na magbigay ng tulong at kasiyahan, lalo na sa mga bata. Esta, nandito kayo para, nandito kami para pasihin kayong lahat. Ayan, ito po yung sa agandang loob. Ito ay parte ng ating outreach program. At kami, halos every weekend, umiikot sa halos lahat ng barangay ng District 5. At iniikot na rin namin yung ibang district. Maganda ang loob ni Ma'am Maratamundong. Ito ay kawang gawa lang at gusto kayong tulungan ng ating mahal na Maratamundong. So yung pinakamalakas na palakpak, diba? Kaya dapat... So ang programa po ni Ma'am Maratamundong ay kaysa sa programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, may eleksyon na wala, tuloy-tuloy po ang pagtulong sa ating mga kababayan. Puyandog ng aming mahal na si Ms. Maratamundong. Hindi man po siya pinalad, pero nandito pa rin po siya araw-araw sa mga barangay at nagbibigay ng konting tulong galing po sa kanyang bulsa. Hindi po ito pangangampay niya o ano pa man. Ito po ay taus-puso niyang binibigay at inaalay niya sa mga bata at sa mga senior. Maraming salamat po. Salamat tayo sa biyaya at grasyang ibinaba sa atin ni Ma'am Maratamundong. Ha? Malakak! Ang hindi po malakak kami. Ha? Salamat. Tapos sinabi sa iyo. Yan po yung chairwoman dito sa barangay 812-88. Hello po. Ayan, meron kayong tag 200 pesos sa mga bata. Ayan, nagagaling naman sumayaw. May nang tag 200 pesos. Ilan yung mga bata? Oo, sige. Anuhin nyo na lang sila, i-separate ninyo para mga bata. Dahil unang-una sa lahat, gusto ko makita yung mga bata, gusto ko makapiling at gusto ko bigyan ng regalo. Meron kayong Jollibee na burger juice at meron kayong tag-iisang bola! Yay! Gusto niyo ba ng bola? Yay! O, sino gusto ng bola? Ako din. Sino naglalaro ng bola? Ako. Matututo ninyong mahalin at matututo ninyong igalang yung mga kaibigan ninyo, di ba? Kasi pag laki mo, meron ka bang best friend? Sino best friend mo? Oh, di ba siya yung best friend? O, di ba? Siyempre po yung mga anak natin, lalo at lagi kayong mag-aral ng mabuti. Nag-aaral ba kayong mabuti? Oh, very good. O pag nakikita nyo si Lola at Lolo, anong ginagawa ninyo? Paano nyo sila binabate? Paano mag-bless? Paano mag-bless? Oh, di ba? Very good ah. Kapag kinakaumang sabihin sa inyo at sa inyong lahat, ako ay ipinanganak at lumaki ng San Andres Bukid, Maynila. Dito ako naglalaro sa Holy Family kung saan nakatira ang aking mga magulang sa Oro A at Nickel. Dahil yan, magkatabing kalsada lamang. Kaya kadalasan po,
ako ay naglalaro sa tapat ng Holy Family. Diyan din po ako bininyagan. Diyan ikinasal ang aking mga magulang. Ang aking mga ninuno ay 1940s pa po dito sa San Andres Bukid, Maynila. Kangkungan pa ang estrada, kung alam po ninyo, kangkungan pa ang estrada. Wala pang bubong ang Dagonoy Market. Sarado pa ang Subel Rojas. Ako po ay narito na. Ibig sabihin po, ang aking puso at kaluluwa ay nandito po sa San Andres Bukid, Maynila. Kaya natural lang na tayo po ay magpakita ng pagtulong at pagmamahal sa ating kapwa. Dahil ikaw pagtaga rito, ibig sabihin, kaya mo ba maglakad sa Onyx mag-isa? Siyempre, di ba? Kaya mo maglakad sa estrada? Siyempre, di ba? Kasi taga rito tayo. Natural, ang unang-unang magmamahal sa atin ay taga rito rin sa atin. At ang unang-unang makakaunawa ay taga rito rin. Dahil bakit po? Hindi mo na kailangan sabihin sa kanya ano ba ang pangangailangan ng lugar ninyo. Ano ba ang kabuhayan natin dito? Dahil ako po ay lumaki dito, minsan din po akong nangarap na yung buhay natin siyempre umasenso. Lalo na po yung Onyx. Sino mag-aakala na mabubuksan yan? Pero kalungkutan nga lang, syempre dumami po ang tao. Yung tirahan po natin na iwanan po. So ito pong sinusulong nating programa na food feeding program ay isang paraan para tayo po ay magkakilanlan. Ibig sabihin, makilala niyo po ako, makilala ko kayo at malaman po natin ang bawat problema sa bawat barangay at kung ano po ang dapat nating ibigay na solusyon. Yan po ang ating kungkulin. Ako, bilang tumakbo po akong konsehal noong huling halalan, ipinangako ko na po sa aking sarili, sa Panginoon at sa inyong lahat, na merong eleksyon o wala, ako po ay bababa sa bawat barangay. Dahil unang-una, wala naman pong masama kung tayo ay tumulong sa ating kapwa. At hindi natin kailangan hintayin na magkaroon ng eleksyon o anumang dahilan para bumaba. Dapat sa kahit anong oras, sa kahit anong paraan, pwede tayong bumaba para makatulong sa ating kapwa. Yan po ang tunay na Pilipino, nagmamahal sa pamilya. At para naman po sa mga bata, syempre may regalo ko, tag-iisang bola. At ako naman ay aawit para sa ating mga senior na narito, para kay Chairman. Magbibigay po ako ng isang awitin sapagkat ako po, hindi naman ako professional singer dahil madalas po ako nagsisimba sa Holy Family. Pag talagang nagsisimba at nagkumakanda, talagang kinakaril ko po yung pagkanda sa simbahan. Sapagkat ito po, hindi natin aakalain na tayo ay magkikita pa at makakalabas ng bahay. Kaya ito pong kanta na ito ay bilang pasasalamat lang po na nakayanan natin ang lahat. Ayan. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never leave without your promised line. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space, I just looking to find a he without a look upon your face. I should have changed the stuff of love, I should have made you live a thing. If I had known for just 1 second, you'd be back to better me. Go now, go, walk out the door, just stand around now, cause you're not welcome anymore. Won't you the one who's tired of hurt me? But goodbye, you think I'd crumble? You think I lay down and die? And no, not I, but we'll survive. Oh, as long as I know how to love, I know we're still alive. I got all my life to leave, I got so much love to give, and we'll survive. We will survive. Na gusto ko po kayong pasalamatan sapagkat kung hindi po dahil sa inyo, kung hindi po sa paglilingkod ninyo sa pamilya at pagmamahal, eh syempre wala rin pong maratang mundong dito na lumaki at gusto tumulong po sa inyo. Syempre kung hindi dahil po sa inyo, hindi rin naman po lalaki yung mga kabataan natin eh. Kaya marapat lamang na kayo po ay bigyan ng pagpupugay at pagpapasalamat dahil kayo po ang tunay na bayani ng ating bayan! Dahil sa pagmamahal ninyo, nakita nyo, nandito po ako. Siyempre, ako po may mga magulang pa, lolo at lola, mga tiyahin. Kaya ako po, medyo malapit po ako sa ating mga senior dahil yung pagkilala po na ibinibigay din natin, dahil siyempre, kayo po ay na-stress, diba? Lahat ng ipon ibinigay sa mga anak para makapag-aral, para mapakain, at naging responsable. At lalong-lalo na higit sa lahat, yung sakripisyo po na ibinigay ninyo ay hindi po matatapatan ng pera. Kaya ito pong awitin na gusto kong ihandog sa inyo ay awitin po ng pagmamahal
at bilang pagrespeto po sa inyo at paggalang na kayo po ang tunay na bayani ng bayan na dapat pong higit na pansinin sa lahat ng programa at bigyan po sana ng pansin, lalo na po sa panahon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na direktang benepisyo po para sa mga senior. Yan po ang dapat natin isulong. Itong awitin po na ito, hindi naman po ito nakakatanda, huwag po kayong mag-alala. Bababawasan po tayo ng 10 years, kasama na po ako doon. Sapagkat ito pong awitin na ito, awitin po ng pagmamahal at pagkilala po sa inyo dahil kayo po ay talagang naglingkod sa bawat pamilya. Sa inyong lahat po. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailan man, nasaan man ito ang pangarap ko, makuha mo pa kaya ako'y hapan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa inyo, ako ko. Hi! Hello po, Nay! Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo mga ngarap na nakaraan sa atin. Ang nakalipas babalik natin. Thank you po. Ipapaalala ko sa inyo ang aking pangako na ang pag-ibig ko laging sa inyo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko. Yung pagmamahal ko sa senior, yung pagmamahal po sa isang magulang. Kahit na siyempre tayo po mayroong pinagdaanan, hindi pa rin po tayo dapat mawalan ng pag-asa sa buhay. Sapagkat tayo po ay narito. Yung pa lang po na tayo ay magtagpo ngayong araw na ito, ay pasasalamat na po natin sa ating Panginoon dahil dumaan po tayo sa pandemya. Nakita niyo naman napakahirap po ng buhay at sino pong mag-aakala na tayo po ay magkakaharap pa ngayong araw na ito. Kaya iyan po ay isang malaking pasasalamat po. Bilang ako naman po, unang-una, hindi po ako nangangampanya. Yan lamang po ang gusto kong sabihin. Hindi po ako nangangampanya, kundi ang kampanya na aking ibinibigay ay pagmamahal lamang po sa bawat isa. Sapagkat ako po ay lumaki at pinanganak dito sa ating lugar, natural lamang po yung pagmamahal ay nandito na sa ating puso. Na dapat lamang natin ipakita at tayo po ay bumaba. Kahit na ano pong hirap ng buhay, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Sapagkat ang Panginoon po ay marunong sa lahat ng bagay, hindi niya po tayo papabayaan. Sana po nandito ako ngayon, makapagbigay po ako ng tulong sa inyo. Para sa mga kabataan, maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo sa ating mga senior na narito ngayon. At hindi ko talaga kayo matitiis dahil ako po ay isang magulang na rin. At darating din po ang panahon ako ay magiging senior. Ang gusto ko lamang pag tumating po yung panahon na yan, eh sana maayos na po ang lahat. At lahat ng benepisyo ay may baba na po para sa atin. Sapagkat kayo po ay talagang bayani ng bayan. Bibigyan ko po kayo ng tago 1,000 pesos bilang tulong ko sa inyo. Ayan. Ay, naku, ang bulot naman, sumulpot ka agad. Pero mukhang, opo, ayan. Sandali, unahin natin yung mga nakaupo. Thank you. Oo, yung mga nanalo po ng mga bata. Okay, salamat po. I-distribute na ito sa mga bata. Sino ba pwede mag-ano? O yung mga bata, bigyan nyo na ng ano, Jollibee na burger. Ito po yung tulong ni Ma'am Mara Tamundo. Bless! Wow! Sa barangay. Thank you, Chairman! Thank you! Yung mga po, maraming salamat mga bata. Bigyan nyo na yung mga bata kasi mainit.
hanggang sa muli, Ramit Talk TV, taas puso po nagpapasalamat po sa inyo lahat. Ito po yung outreach program ni Ma'am Mara Tamundong dito po sa Barangay 812 Zone 8AA. Ito yung pagtulong niya, ito yung feeding program. At ganoon din po, instant 1,000 po sa ating mga senior citizen, pandagdag po sa kanilang pagkagastusan katulad po ng vitamins at gamot. Sa kagandaan loob po ni Ma'am Mara Tamundong. Okay, hanggang sa muli. Thank you so much po. Mabuhay ka, Ma'am Mara Tamundong. Thank you so much po.